Proyecto Helmo. Magandang araw, Sir Seth. Itago niyo na lamang po ako sa pangalan na Pet. Totoong palayo ko po ito. At ang mga kaklose ko lang ang nakakaalam ng ganitong tawag sa akin. Bali, ang karanasan na ibabahagi ko ngayon ay nangyari noong 9 na taong gulang pa lamang ako. Taga Bohol po ako. Tuwing Mayo, bakasyon, umuwi ang hipag ng mama ko sa Bohol gawa ng taga Bohol din ito. Nasa bulubunduking parte sila ng Jagna o Hagna Bohol nakatira. At tuwing Mayo ang kapiyestahan ng lugar nila. Sumama kami ni Mama noon dahil maganda ang lugar dito at masarap ang pagkain. Araw ng piyesta, kagaya ng mga piyesta-piyestahan sa probinsya, masaya naman. 2:00 ng hapon noon, nagpaalam si Mama dito sa Auntie Pina ko na mag-iikot-ikot lang kami sa lugar dalawa. Pumayag naman ito. Habang nag-iikot, hindi namin namalayan ni Mama na nakalayo na pala kami sa lugar nila, Auntie. Nature lover kasi kami ni Mama kaya mas nadako kami sa parte na wala na halos kabahayan. Siguro mga ilang minuto na wala na kaming makitang bahay noon. Saka sinabi ni Mama sa akin na naliligaw kami. Naglakad-lakad pa kami noon. Papunta at parito kami sa mga lalakaran. Baka sakaling may makita kaming tao para pagtanungan kumbaga. Hanggang sa meron kaming nakitang isang bahay. Nag-iisa lang ito, Sir Seth. Walang katabi o pinakakalapit bahay. Pinuntahan naman namin ito ni Mama. Kumbaga magtatanong lang kami kung paano makabalik sa lugar ng auntie ko. Nakailang tawag din si Mama noon. Walang sumasagot. Pero hindi kalaunan, bumukas ang pintuan. Ang lumabas, isang matandang babae. Purong puti na ang buhok nito. Sa unang tingin, mabait talaga yung matanda. Maamo ang mukha at nakangiti pa. Nagtanong ito kay Mama kung ano ang sadya namin doon sa bahay niya. Sinabi naman ni Mama na naliligaw kami at gusto lang naming malaman kung paano bumalik sa barangay nila, Auntie. Hindi naman nagdalawang isip na itinuro ng matanda ang kalye na dadaanan. Hinga lang, bago kami makaalis noon, nakipagkwentuhan pa itong si Mama. Hindi ko lang sigurado kung dahil na rin sa kawang gawa ng matanda, kaya hindi ito agad umalis, pero ang tanging napapansin ko lamang noon sa matandang ito. Panay ang tingin nito sa akin. Paulit-ulit niya akong sinasabihan na magandang bata umano ako. Sa kalagitnaan ng pag-uusap nila Mama, bigla na lamang itong nagyayang kumain. Tumanggi na si Mama noon. Uuwi na lamang daw kami at meron namang pagkain doon kila Auntie. At baka hinahanap na rin kami. Pero hindi nagpapigil ang matandang ito, Sir Seth. Namilit. Pumasok siya saglit sa loob ng bahay niya. At pagkalabas nito, meron nang dalang isang platong karne. Purong karne ito. Ang nakapagtataka, walang kanin, walang sahog, o kung anuman. Kaya nga kung hindi niya pa sinabing adobong karne ng kalabaw yon, hindi pa namin malalaman kung anong klaseng luto. Unang tanong nga ni Mama noon sa matanda eh, kanyan pala ang kulay ng karne ng kalabaw. Mamula-mula. Umuo naman ang matanda. Sumang-ayon ito sa sinabi ni Mama. Nakangiti. At para bang hinihintay kami na tikman namin ito. Dahil sa ginutom ako sa paglalakad namin ni Mama at mukhang masarap naman, ako na ang lumantak ng karne.
Si Mama, hindi kumain noon gawa ng unang tingin niya pa lang. Ayaw na niya ng karning yon ng kalabaw o yung klase ng luto. Siguro kung tapa pa, makakakain ito. Ewan ko ba, Sir Seth, kung bakit hindi niya ako pinigilan noon. Baka lang din hindi naghinala si Mama sa matanda. Gawa ng mabait talaga ang pakikitungo nito sa amin. At wala kang mararamdaman o makikitang dahilan para paghinalaan ito. Sobrang sarap na sarap ako noon. Lasang adobo talaga. Maliban na lamang sa wala itong ricados. Walang paminta, luya o bawang. Purong karne nga gaya ng sinabi ko. Hindi ko naman naubos ito. May natira pa. Sapat na yung kinain ko para kahit papano ay hindi na magutom. O talagang wala lang kanin kaya naumay din ako sa uli. Hindi kalaunan, nagpaalam si Mama sa matanda. Napansin niya kasing palubog na din ang araw noon. Dumaan kami sa kalye na tinuro ng matanda at nakauwi naman kami ng maayos kila Auntie. Naabutan namin noon ang nanay ni Auntie Pina na nasa labas at nakaabang sa amin. Nag-aalala ito gawa ng matagal din kaming nawala at kanina pa kami pinaghahanap. Bulubundukin kasi talaga yung lugar kaya kahit papano, hindi mo masasabing ligtas ang lugar kapag hindi ka taga roon, lalo na kung padilim na. Tinanong niya si Mama kung bakit hinapon kami ng uwi. Eh, hindi naman kalakihan ng barangay. Saan daw ba kami galing? Sinabi naman ni Mama na naligaw kami at nadako sa nag-iisang bahay ng isang matanda. Kita namin noon yung gulat sa nanay ni Auntie Pina. At ang sunod na tinanong niya sa amin, kung meron bang pinakain o pinainom ang matandang ito? Ang sagot ni Mama, merong inalok. Pero ako lang ang kumain. Dahil sa iyon nga, hindi siya kumakain ng karne ng kalabaw. Hindi na sumagot ang nanay ni Auntie Pina noon. Wala namang sinabi ng kung ano. Kumbaga, hinayaan na lang. Saka kami pinapasok sa loob ng bahay dahil gumagabi na rin. Araw pagkatapos ng piyesta, ito rin yung araw na umuwi na kami. At yung araw din na ito, sobrang sama na ng pakiramdam ko. Paalis pa lamang kami doon sa lugar nila, Auntie, nilalagnat na ako. Panayhilab at kirot ng tiyan ko na para bang may gumagapang na kung ano doon. Tipikal na nag-aalburuto sa sama. Pero hindi naman ako nadudumi o nakakadumi. Alam ito ni Mama. Pinagalitan niya pa ako dahil sa katakawan ko. Baka daw hindi ako natunawan o naimpacho. Tsaka hindi namin pinaghinalaan yung karne ng kalabaw na yun gawa ng marami pa akong nakain noong araw ng piyesta. Kaya talagang akala ay normal lang. Nasa amin na kami nang nawala naman ang paglalagnat ko. Pero may pagkakataon pa rin noon na inaatake ako ng sakit ng tiyan. Minsan kumakalam. Minsan parang gumuguhit. May pumupulso, may humahagod sa loob. Hanggang sa matapos na ang bakasyon, balik eskwela. At ito na rin. Isang gabi, nagising na lamang ako na punong-puno ng laway ang bibig ko. Yung pakiramdam ko noon, yung parang nangangasim. Hindi ko mapigilan ang pagtulo ng laway sa magkabilang gilid ng bibig ko na yon. Doon pa lang, alam ko nang hindi ito ordinaryong pangangasim o paglalaway. Gawa ng kahit anong lunok o pahid ko. Daig pa nito yung balde na napupuno ng tubig. Hindi talaga matigil sa pagtulo. At isa pa, hindi siya galing sa lalamunan ko. As in, namumuo lang siya sa loob mismo ng bibig ko. Makailang beses ko itong inamoy. Maalat-alat na malansa.
Yun ang unang gabi na hindi ako makatulog ng maayos. Panay ang bangon ko sa higaan. Kada puno ng laway sa bibig ko, kailangan kong iluwa yun sa arinola namin. Hindi din ako pala sumbong sa mga magulang ko, Sir Seth. Tsaka akala ko, wala namang kaso noon kaya sinikreto ko ito. Sa pag-iisip na magiging maayos din ang lahat. Yun nga lang, mali ako. Gabi-gabi na lamang akong nagigising na ganun ang senaryo. Hindi ko mapigilan ang pagdami at pagtulo ng sarili kong laway. Pasintabi po sa mga nakikinig. Ang ginagawa ko pa noon para hindi ako maistorbo sa pagtulog. Yung face towel o bimpo, kagat-kagat ko yon para doon maipon ang laway ko at hindi na ako bumangon pa. Hanggang sa habang tumatagal, wala na itong pinipiling oras. Mapaumaga man ng gabi, basta bigla na lamang akong aatakihin. Ultimong sa eskwelahan namin, naiistorbo ako sa pag-aaral ko. Madalas akong napapabanyo, mailuwa lang ito. Kaya napapagalitan ako ng guru namin. Noong ma-realize ko na hindi na ito normal, wala na akong choice noon kundi sabihin yun kay mama. Nagpatawag ito kaagad ng manggagamot. Kumpirmado, Sir Seth. Wala naman kaming sinabi sa kanya pero meron daw akong kinain para maitanim ang kung ano ang nasa loob ng katawan ko. Dahil ayon sa manggagamot na ito, merong gustong kumuha sa akin para gawing kauri nila. Hindi ko na masyadong maalala ang proseso na ginawa ng manggagamot na ito para pagalingin ako. Pero ang sabi niya kay mama, kinakaya naman umano ng katawan ko yon. At saka buti na lamang at nagsabi ako kaagad kay mama. Hindi pa kasi buo ang itinanim sa akin na yon. Kayang-kaya pa akong pagalingin. Noong mga panahon na yon, hindi ko maintindihan ang sinasabi nila. Tsaka ayaw din nila akong direktahin. Siguro ayaw nila akong matakot noon. Sino ba namang hindi, di ba? Sa batang edad ko, tapos malalaman ko pang niyayanggaw na pala ako. Ilang beses din akong binisita at tiningnan ng manggagamot na ito. Hanggang sa unti-unti nang nabawasan. Hanggang sa mawala ang paglalaway ko. Ang huling bisita niya sa amin ay nung tiningnan niya ulit ako at nakangiti itong sinabi na ayos na, natanggal o natunaw na namin ang naitanim sa akin. Hindi man ganun ka nakakatakot ang karanasan ko na ito, Sir Seth. Pero sana magsilbing aral ito sa mga taong mahilig kumain ng kung ano-anong klaseng putahe. Sa lugar ng mga taong hindi nila ganun kakilala.